Ngayon, may tatakol din po ako na kanina lang kasi sa Zoom consultation. Meron kasing iba dyan na supposedly medium daw. Yung isa, ang sabi dun sa isang tao, babae, open daw yung third eye niya. Yun lang. Hindi po pwedeng, pagka nag-mention ka ng something like that to another person, meron kang kinausap na ganyan, huwag mo ibitin yung tao. Kung nalalaman mo talaga at nakikita mo talaga at alam mo kung ano ang maitutulong mo, idiretso mo, sabihin mo, oh, ito yung gift mo, naranasan mo na ba ito? Hindi yung bukas ang third eye mo. Hello? Tapos yung isa naman, yung medium, alam niyo ba yung medium? Hindi po yung small, medium, large. Medium yung ibig sabihin, pwedeng makontak yung mga kaluluwa o yung mga ibang beings. Meron po niyan talaga. Totoo po na may medium. Pero kung tungkol po sa elementals, na gusto kayong kaibiganin, alam ko po ang elementals very, very well, I tell you why. Kasi pinanganak akong ganito, ang una kong mga naging kalaro ay elementals. Hindi, kahit po gaano ka high-tech natin ngayon, hindi nila kailangan ng technology to talk to you. If they want to befriend you, which is very seldom, kasi takot sila, kasi ang mga tao mapanakit, naninira ng mga halaman, hindi nila kailangan, hindi sila gagamit ng cellphone o ng laptop. Telepathy po yan. Bibisitahin ka, magpaparamdam, may maririnig ka. Hindi po pwede sa text. Hello? Yung pagsilip sa gabay ng ibang tao, depende kung gusto nilang magpasilip sa'yo. Akala nyo ba dahil marunong kayo mag-astral travel o nakaka-astral travel, lahat makikita ninyo? Hindi, lahat may karapatan. Yung mga yan, makikita nyo lang kung gustong magpakita sa'yo. Ganun po. Hindi po yan yung pag-astral travel ako. Titingnan ko ako siya. Ay, hindi po. Hindi po. May good manners and right conduct po dapat lahat. Ganun din po sa angels. Yung nagsasabi na lahat ng angels nakikita niya. Ay, naku, yan ang isa sa pinaka nagagalit ako. Kasi hindi po totoo yun. Ang angels ay inaatasan ni Ama ng langit pumunta sa isang lugar o sa isang tao dahil merong kailangang sabihin o gawin, may message. Most of them are messengers. Without the permission of the Father or without asking the Blessed Mother, kasi she's the Queen of Angels, hindi niyo makikita yan. They're very special beings. Even if you're psychic, the best psychic, you cannot see an angel unless they want to be seen. So always remember that. Card reading is divination. You can even study that. Ang dami pong libro. Kahit sino pwedeng mag-aral, mag-tarot reading. Ngayon, depende po yun sa taong gumagamit ng tarot. Kung demonita o demonyo yung nagtatarot, di syempre, evil din yung lalabas. Demonyo yung pinanggagalingan. Pero kung ang nag-aral mag-tarot reading is from God, madasalin, mabuting tao, hindi nagsisinungaling. I mean, you know, depende kung sino nagbabasa. Kasi merong gifted na divination ang ginagamit. Pagbabasa, instead of seeing it with their third eye, yung third eye nila nagagamit through tarot reading. Ganun po yun. Hindi po yun evil. Ang evil, alam nyo na hindi maganda talagang gagamitin ninyo yung, ano yung tawag dun sa board? Ouija board. Oh, yan. Mag-ingat po kayo dyan. Ang daming pumapasok na demonyo dyan. Ano yun? Nakakatakot po yung mukha ng angels. Nakakatakot po itsura ng angels gaya ng napapanood ko sa YouTube. Ay, naku. Sumakit ulo. Okay. Depende yan sa hierarchy ng angels. May mga angels na hindi katulad ng pangkaraniwang angels. Okay, makinig po kayo. Hindi po magkakapareho ang angels. Hindi po.
At hindi po una yung Seraphim at Cherubim. It's supernal, celestials, and the illuminated ones. Yun munang tatlo. Seraphim, Cherubims, and the thrones. Sumunod yung tatlo. Power, dominations, and the virtues. Yun ang sumunod na tatlo. Principalities, and archangels, and the regular angels. Yan po yan. Hindi po yan magkakapareho ang itsura. Okay. Kung nagpakita sa'yo na natatakot ka, nagtataka po ako, hindi po yan nagpapakita ng nakakatakot. Normally po yan, nag-iiba. Nag-iiba ng itsura. Nagiging parang common na tao bago magpakita. Unless you're capable or they think you can handle it if they show themselves with wings. For those na mayroong backpack. At yung nakakakita naman ng nakakatakot na angels na maraming muka, yung may lion, yung maraming mata, normally po yun, pagpatay ka na o nag-ascend ka, yung munti kang mamatay na bumalik ka na lang. Pero bihira ang pagpapakitaan nun because malapit na po yun sa throne. Food offered. Is it safe to accept food offered in your dreams? Depend, just use your common sense. It depends on who's offering you. If you feel that the one who's offering you, the being or the entity that's offering you is a good being or a good entity, by all means, it's not gonna harm you because spiritual yun eh. Iba yung spiritual, iba yung physical. Thank you, ka. Also, iba yung may nag-offer na food dun sa lugar ng mga inkanto o elementals. Iba yun. Yun, nakakatakot basta-basta kumain nun. Pero sa spiritual aspect, if you're going to talk about being offered food, just use your common sense. If you think this entity is good, then by all means accept it. But I would ask for the reason why you're being offered food. Bob Marley song, sinitingnan ko yung Jamaican singer kasi may nagtatanong kung pwede mag-meditate sa Bob Marley song. Ano po yung feeling ninyo pagka, if you feel peaceful after listening to it, if you feel that you can go to Alpha, if you feel that you become very calm and at peace when you listen to it, by all means, use it. Ano nang ginagawa dito ni nagyayaya ng umuwi? Alam nyo ba kung gaano kadaming ay ayan po. Hindi ko makita. Hindi. Ayan. Hindi. Nag-aabang ang mga babies ko. Ayan. Kita? Yung mga pusa ko po nandito sa table, nag-aabang. Niyayaya na ako umuwi. Yung mga babies ko, bit-bit ko sila eh. Pag puro galit po ba ang nasa isang tao? Pwede. Pwede pang magbago. Pero kailangan niyang patawarin yung kung kanino siya galit, kung bakit siya galit, at kailangan niyang patawarin ang sarili niya. 3 stages yan. At manghingi siya ng tawag. Hindi po pwedeng maging gabay ang aso. Ang gabay po ay highly spiritual being, dalisay na spirito. Hindi po. Ang mga asong mahal natin, pag yumayao o wala na, nagpupunta po yan sa isang lugar na habang naghihintay sa atin. May nag-aalaga po sa kanila. Kung kailangan nyo ng amplifier, yung mga nagtatanong kanina pa, umpisa pa lang tungkol sa crystal, pumunta po kayo sa Crystal Abundance PH, yun. Crystal Abundance PH. Nandun po, magtanong po kayo doon. Hindi kayo lalokohin doon, sigurado. Tsaka tama lang po yung price. Ang ganda-ganda po ng katulad nito. Tingnan nyo naman. Very pretty. And you can wear it kahit saan, kahit kailan.